Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Mando. Taong 1978, Santa Cruz, Dumalag, Capiz. Itong mga panahong ito, kasalukuyang kasapi ng hukbong sandatahan ng Pilipinas, itong si Mando. Kinikilala siya bilang isa sa pinakamatinik na sundalo dahil na din sa taglay niyang katapangan at husay sa pakikipaglaban. Mula sa angka ng mga militar itong si Mando, ang kanyang ama ay retiradong general at ang kanyang ina naman ay kasapi ng kapulisan. Ngunit isang katangian ang naghiwalay kay Mando sa karamihan at ito ay ang kanyang likas na kakayahan na hindi tabla ng anumang sandata. Nangyari ang lahat ng unang sabak niya sa laban. Kakatapos pa lang ng pagsasanay niya nang itinalaga siya sa isang detachment sa karatig bayan ng Tapaz. Noong mga panahong ito, kasagsaga ng pananalanta ng mga rebelde kaya wala ring patid ang pagpapadala nila ng mga tao sa nasabing bayan. Maswerte kayo at dito sa Tapaz kayo bibinyagan. Isang bagay lang ang gusto kong sabihin sa inyo bago kayo sumabak sa laban. Kailangan buong loob ninyo. Ayokong may lalampalampas sa pangkat ko. Maliwanag? Wika ng isang tenyente na itatago natin sa pangalang Hener. Noong una, medyo kinabahan si Mando sa taong yon. Pero nang lumaon ay ito pa ang naging kasangga niya sa lahat ng pagsubok. Sakay ng isang helicopter ay tinungo nila ang kuta ng mga rebelde. Kitang-kita ang takot sa mga kasama ni Mando. Puro kasi sila mga baguhan. Tanging ang tinyente lamang at ang sarhento ang maituturing na batikan. Mga bata, tandaan nyo, wala na kayo sa palaruan. Buhay nyo na nakataya rito. At hindi na laro ang bala ang tatama sa katawan ninyo pag nagkataon. Wika ni Tenyente Hener. Bigla namang nanlamig si Mando nang dahil sa mga narinig niya. Paglapag ng sinasakyan nila, agad na silang nagsipagpuesto pero wala silang kaalam-alam na inaabangan na pala sila ng mga kalabang rebelde at agad silang pinaulanan ng mga bala nito. Marami sa mga kasamahan ni Mando ang tinamaan. Maswerte siya at may malapit na puno ng nyog sa lugar kung saan siya bumaba. Sinubukan niyang gumante ng putok pero dahil sa kapal ng damo at idagdag mo pa ang usok na mula sa sumabog na helicopter, ay wala siyang makita. Kaya pinili na lang niyang magtago at hintaying matapos ang putukan. Sa isip-isip niya, ito na lang ang paraan para makaligtas siya. Halos ubos na ang kanyang mga kasama at isang magazine na lang ang balang naiwan sa kanya. Diyos ko, kayo na po ang bahala sa akin. Ipagdaya niyo po ako sa panganib. Pagdarasal ni Mando. Nang inikot niya ang kanyang paningin, nakita niya si Tenyente Hener. Napalingon din ito sa kanya at sumenyas ito na huwag aalis sa kinaroroonan niya. Tumangulang si Mando bilang tugon. Nung mga oras na yon, alam niyang silang dalawa na lang ng tinyente ang buhay. Kaya naman sa isip-isip ni Mando, kung mamamatay man siya sa araw na yon, ikakarangal niya dahil ibinuwis niya ang buhay niya para sa bayan. Nagulat si Tenyente Hener nang biglang tumayo si Mando at gumanti ng putok sa mga kalaban. Sinubukan niya pa itong pigilan pero huli na. Ramdam ni Mando ang pagtama ng bala sa katawan niya. Ngunit ang ipinagtataka niya, imbis na bumaon ang bala sa katawan niya, ay parang ulan lang itong pumapatak sa balat niya. Napangiti siya at habang nagpapalit ng magazine ng barel, ay nagpasalamat siya sa Panginoon. Diyos ko, maraming salamat sa patnubay mo at proteksyon. Konti na lang, Panginoon,
naway maubos kong mga kalaban sa inyong patnubay. Panalangin ni Mando. Pakunti na ng pakunti ang bilang ng mga kalaban at tuloy-tuloy lang ang pagpapaputok ni Mando. Kung hindi ninyo na itatanong ang dahilan kung bakit siya pumasa sa kanyang pagsasanay ay ang kanyang kahusayan sa pag-asinta. Kung ilan ang laman ng bala ng magazine niya, yun din ang bilang ng kalabang napabagsak niya. Hanggang sa tuluyan ang umatras ang mga kalaban, inikot ni Mando ang paligid para tingnan kung may mga buhay pa mula sa kanilang panig at sa panig ng mga kalaban. Laking gulat niya nang makita niya ang isang rebelde na pagapang napapunta sa kanya. Malubha ang tama nito sa dibdib. Kaibigan, huwag kang gumalaw. Lalong mauubos ang dugo mo kapag kumilos ka pa. Wika ni Mando. Gulat na gulat ang rebelde. Sa halip na patayin siya nito, ay ginamot pa ng binata ang sugat niya. Oy Mando, ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Bakit mo tinutulungan yung mga yan? Wika ni Teniente Jenner. Kaaway man o kakampe, tao lang din sila kagaya natin, Teniente. Nabulagan lang sila ng maling paniniwala. Tugon ni Mando. Inikot ni Teniente Jenner ang kanyang paningin at nakita niyang halos lahat ng tinamaan ni Mando ay buhay. Kung hindi sa balikat ay sa binti ang tama ng mga ito. At ang mas pinagtataka pa niya ay walang kahit na maliit na galos si Mando. Mando, yun nangyari kanina. Paano mo ginawa yun? Paano kang hindi tinablan ng bala? Takang tanong ni Teniente Jenner. Ah, yun po ba? Malakas lang po ang pananampalataya ko sa Diyos. At naniniwala kasi ako na kapag oras ko na. Aminado po ako nung una natakot ako pero inisip ko na kung paiiraling ko ang takot ko, mas lalo lang akong mapapahamak. Tugon ni Mando. Matapos yan ay agad silang tumawag ng tulong. Hinuli din nila ang mga rebelde ngunit walang kaalam-alam si Mando na ang isa sa mga tinulungan niyang kaaway ay ang mismong commander ng pangkat. Pagdating nila sa headquarters, agad na ipinatawag ng koronel si Mando. Dahil sa kabayanihan nito mula sa ranggong corporal, agad siyang itinaas sa ranggong staff sergeant. Ikinagagalak kong mapabilang ka sa hanay ko, Mando. Siya nga pala, dahil ikaw ang nakahuli sa mga rebelde, pwede bang ikaw ang pumiga sa kanila? Wika ni Teniente Jenner. Wala pong problema, Teniente. Sige, babalitaan ko na lang kayo mamaya. Wika ni Mando at agad na ding tinungo ang kulungan ng mga nahuli nilang kalaban. Nanggagalaiti sa galit ang binata nang makita niyang hindi man lang ginamot ang sugat ng mga ito. Dali-dali siyang nagpatawag ng mediko para lapatan ng paunang lunas ang mga pinsala ng mga nahuli nilang rebelde. Matapos gamutin ng nurse ang mga sugatang kalaban, ay nagsimula na siyang tanungin ang mga ito. Nakita niyang halos kasing edad niya lang ang karamihan at may mga kababaihan pa. Nagulat siya nang biglang magsalita ang tinulungan niyang rebelde. Bakit mo 'to ginagawa? Kalaban niyo kami ah. Hindi ka ba natatakot na makipag-usap sa amin ng mag-isa? Wika ng rebelde. Napangiti lang naman si Mando at tumugon ng gaya nga ng sinabi ko, kung oras ko na. Tsaka kung papatayin mo ako, dapat doon pa lang sa labanan ginilita mo na ako ng leeg. Nga pala, tawagin niyo na lang akong Mando. Napailing naman ang rebelde at maniwala kayo o hindi, nagpakilala pa ito sa kanya. Ang pangalan ko nga pala ay Damian. At napakagaling mo. Dahil natsambahan mo ang commander ng pangkat namin. Dahil doon nakuha mo ang respeto ko, bata. Wika ni Damian. Nanlaki ang mga mata ni Mando dahil sa kanyang narinig. Bigla niyang naalala ang sinabi ng kanyang ama
na may kaibigan siyang rebeldeng nagngangalang Damian. Nakilala niya ito noong mga panahong kapapasok pa lang din niya sa serbisyo. Naging magkaibigan ng dalawa at may ipinagkaloob si Damian sa kanyang ama. Isang libreta ng mga dasal. Nagawa niyang gamitin ang mga dasal at inusal niya ito noon kay Mando noong kakapanak pa lamang sa kanya ng kanyang ina. Nakita ko ang ginawa mo kanina. Hindi ka tinabla ng bala. Sabihin mo sa akin, ano ang tangan mo? Mucha ba? O buhay na salita? Tanong ni Damian. Agad namang tumugon si Mando nang, ang totoo, hindi ko din alam kung anong nangyari kanina. Nakita ko na lang na parang nalulusaw ang tingga habang papalapit sa akin. Dito na nakumpirma ni Damian na ito nga ang katangian ng dasal na ipinagkaloob niya noon sa isang sundalo. Sabihin mo sa akin, ang pangalan ba ng tatay mo ay Romulo? Tanong ni Damian. Napatayo naman si Mando dahil sa gulat. Sa isip-isip niya, marahil itong si Damian nga ang kaibigang rebelde ng kanyang ama. Ha? Oo, ako nga. Anak ako ni Romulo. Kung hindi ako nagkakamali, ikaw ang kaibigan ng tatay ko. Pero ang huli niyang sinabi sa akin ay sumuko ka na. Anong ginagawa mo kasama ng mga rebelde? Takang tanong ni Mando. Napangiti lang naman si Damian at muli itong tumugon. Ang gobyernong sinukuan ko at nangako sa amin na magandang buhay sa paanan ng bundok ang siya ring unti-unting pumapatay sa aming mga magsasaka. Kinakamkam nila ang mga lupain namin. Pinipilit kaming magbayad ng utang na hindi naman sa amin. Oo, sumuko na ako. Pero nagbalik loob ako sa kilusan dahil napag-isip-isip ko na nauto ako ng gobyernong pinaglilingkuran mo. Wika ni Damian. Napakarami pa sanang katanungan ni Mando pero tinawag siya ng kanyang superior. Kaya napilitan na din siyang umalis na lang. Kinabukasan ay nakita niyang isinasakay ang mga nahuli niyang rebelde sa isang truck. Agad niyang nilapitan ang kapwa niya sundalo at tinanong ito. Ayon dito, dadalhin nila sa syudad para doon na ikulong. Humiling si Mando na sumama sa paghatid sa mga rebelde. Pumayag naman ang kanyang superior dahil wala naman siyang gampanin nung araw na yon. Naupo si Mando sa tabi ni Damian at habang nasa daan ay may sinabi ito sa kanya. Hindi ka na sana sumama pa, bata. Pero wala na akong magagawa. Nandito ka ni. Pag sinabi kong talon, tumalong ka sa sasakyan dahil sasalubungin tayo ng mga kasamahan ko. Wika ni Damian. Medyo kinabahan si Mando pero hindi siya nagpahalata dahil ayaw niyang mabisto ng mga kasamahan niyang sundalo ang maaaring mangyari. Nang nasa kalagitnaan na sila ng biyahe, bigla na lamang may gumulong na mga troso pababa ng bundok, dahilan para maharangan ang daanan. Bumaba ang nagmamaneho para tingnan ang nangyayari at akmang bababa na din sana si Mando nang hinawakan ni Damian ang kanyang kamay. Nang tingnan niya ito, umiiling ang commander. Kaya na natili siyang nakaupo. Walang ano-ano ay bumulong ito sa kanya ng talon, Mando. Agad naman siyang tumalon at nagpagulong-gulong sa bangin. Nang tingnan niya ang truck na sinasakyan nila, ay natutupok na ito. Akmang tatayo na sana siya nang bigla niyang maramdaman ang malamig na dulo ng baril sa kanyang sentido. Pasensya ka na, bata. Kailangan kitang isama sa kuta. Mga kasama, huwag niyong gagalawin ng isang to, ha? Akin to. Wika ni Damian sa papalapit niyang mga kasamahan. Piniringan si Mando ng mga rebelde at itinali ang kanyang mga kamay. Inakay siya ni Damian at habang naglalakad ay itinuturo nito ang mga bagay na dapat ay hindi niya dapat gawin. Huwag na huwag kang magsasalita.
Pero huwag kang mag-alala. Dahil ako ang bahala sa'yo. Ako ang commander ng pangkat na to. Ipapaliwanag ko sa'yo ang lahat pagdating natin sa kuta. Wika ni Damian. Ilang oras na paglalakad ay narating na nila ang kuta ng mga rebelde. Naramdaman ni Mando na ipinasok siya sa isang kubo. Pinaupo at sinara ang pinto nito. Kinalaga ng kanyang mga kamay at nang tanggalin ang kanyang piring, nakita niyang nakaupo siya sa isang lamesa at sa harapan niya ay ang mga pagkaing nakahain. Kumain ka muna. Kailangan mo ng lakas, bata. Wika ni Damian. Agad naman niyang ipinaliwanag kung bakit isinama niya si Mando sa kuta. Ayon sa kanya, mas makabubuti kung palalabasin nilang bihag nila si Mando dahil kung pakakawalan nila ito, maaaring ituring na traidor ang binata dahil may militar na nakarinig ng usapan nila nung gabing nahuli nila ang mga rebelde. Alam ko ang liko ng bituka ng mga superior mo, Mando. Pipigilan ka nila para may makuwang impormasyon sa'yo. Wala silang pakialam kung kabaro ka nila dahil mas importante sa kanila ang ubusin kami. Wika ni Damian. Pero nagmatigas si Mando at nagpumilit itong bumalik sa base. Kinagabihan, agad siyang umalis nang hindi nalalaman ni Damian. Dito niya napatunayan na totoo ang sinabi ng commander. Pagdating pa lang niya sa mismong gate ng base, ay agad na siyang inaresto ng mga kasamahan niyang sundalo. Mando, alam mo bang pagtatraidor ang ginawa mo? Nilihim mo mga impormasyong nakuha mo sa commander. Huwag kang magkaila dahil may nakakita sa iyong kinausap mo siya. At ayon sa mga kasamahan mong nakaligtas sa engkwentro, ginamot mo pa ang mga rebelde. Wika ng koronel sa kanya. Ginawa ko lang kung ano ang alam kong tama, sir. Kahit rebelde sila, tao pa din sila. Wika ni Mando. Pero isang malakas na suntok sa sikmura ang natanggap niya mula sa opisyal. Agad siyang ipinasok sa isang madilim na silid at sinimulan ng mga kasamahan niya ang pagtatanong. Ngunit sa kalagitnaan ng pambubugbog sa kanya ay bigla na lang may sumabog sa labas ng kampo. Sunod-sunod na putok ang narinig nila hanggang sa isa sa mga sundalo ang nagsabing sinasalakay sila ng mga rebelde. Ikaw ba ang may pakanaan nito, Mando? Hindi ka na nahiya sa uniforme mo? Sigaw ng koronel. Akmang babarili na sana ng koronel si Mando nang bigla na lang may sumipa ng pinto. Biglang pumasok si Damian at binaril ang koronel. Kinalagan si Mando at agad din itong inakay papalabas. Pagdating nila sa labas ng silid ay laking gulat nila dahil napakaraming militar ang nag-aabang sa kanila. Pinaulanan sila nito ng putok at kaagad na niyakap ni Mando si Damian. Dali-dali silang bumalik sa loob ng silid para makapagkubli. Habang nasa katawan nito, nakita niyang may sugat ito. Mang Damian, ano ba ang pumasok sa isipan niyo at sumugod kayo? Sino mga kasama niyo? Wika ni Mando. Pero umiling ang matandang commander at sinabing mag-isa lang siyang sumalakay. Kabilin-bili na ng tatay mo na huwag kitang pababayaan. Utang ko sa kanya ang buhay ko noon. At utang ko na din sa iyo ngayon. Wika nito. Habang nag-uusap sila ni Damian, ay napansin ni Mando na paparami na ng paparami ang mga sundalo sa labas ng silid na pinagtataguan nila. Wala siyang ibang hawak kundi isang 45 na may dalawang magazine ng bala. Agad siyang lumuhod at muling nanalangin sa ama. Diyos ko, kung ito man ang magiging katapusan ko, naway na pagsilbihan kita ng ayon sa kalooban mo. Kayo na po ang bahala sa akin. Matapos niyang magdasal, ay tumayo siya at hinarap ang may nakaabang na sundalo. Tinatayang nasa higit 20 ang mga ito. Walang pagdadalawang isip siyang naglakad habang pinapuputokan ng mga sundalo.
isa-isa namang bumabagsak ang mga ito hanggang sa napaatras na sila dahil kahit anong gawin nila, hindi tinatabla ng bala si Mando. Hanggang sa napilitan na silang umalis sa lugar. Hahabulin pa sana sila ni Mando, pero naalala niya ang naghihingalong si Damian. Dali-dali siyang bumalik sa silid at nakita niyang nakahiga na ito sa sahig. Itinaas nito ang kanyang mga kamay at agad namang napaluhod si Mando at hinawakan ito. Bata, hanggang dito na lang ako. Ipaabot mo sa iyong ama ang pangungumusta ko. Sayang, at nagkakilala tayo sa maling panahon. Sige na, umalis ka na rito bago pa bumalik ang mga sundalo. Wika ni Damian. Pero bago tuluyang umalis ang binata, may iniabot na sobre sa kanya si Damian. At matapos yon ay nalagutan na din ito ng hininga. Nang makalabas si Damian sa kampo, ay agad siyang naghanap ng ligtas na lugar upang tingnan sana ang laman ng sobre. Ngunit bigla na lang siyang nakarinig ng putok ng baril. Dali-dali siyang tumakbo para takasan ang mga humahabol sa kanya. Huli na lang nang mapansin niyang napapaligiran na pala siya ng mga kapwa niya sundalo. Karamihan sa mga ito ay mga kasabayan niyang pumasok sa militar. Buddy, huwag mong sayangin ang buhay mo. Sumuko ka na. Tandaan mo, hindi ito ang sinumpaan mong tungkulin. Wika ng isa sa mga kasamahan ni Mando. Pasensya na pero hindi ko rin pinangarap maglingkod sa isang gobyernong nang aape ng mga inosenteng tao. Wika ni Mando, sabay angat ng baril niya at pinaputokan ng kanyang mga dating kasamahan. Gumanti ng putok ang mga ito ngunit ni hindi man lang tinablan si Mando. Hanggang sa sumigaw ang isa sa mga opisyal ng "Huwag na kayo mag-aksaya ng bala! Hindi ninyo mapapatay ang taong yan! Maniwala kayo o hindi, balot ng isang makapangyarihang dasal ang katawan niyan." Ang opisyal na yon ay isa rin sa mga naging kasamahan ng kanyang ama noon. Alam nito ang kakayahan ni Mando dahil minsan na din niya itong nasaksihan. Dahil sa pagpigil ng opisyal sa mga sundalo ay nagawang makatakas ni Mando. Inakala niyang tapos na ang lahat, ngunit ang hindi niya alam, sinundan pala siya ng mga sundalo papunta sa mismong kuta ng mga rebelde. Pagdating niya sa kuta, ay agad siyang sinalubong ng ilang kalalakihang may baril. Hinuli siya ng mga ito dahil nakasuot siya ng uniforme ng mga sundalo. "Hindi ako kalaban, maniwala kayo! Naparito ako dahil kay Mang Damian. May ipinapaabot siyang mensahe sa inyo." Wika ni Mando sabay kuha ng sobre mula sa kanyang bulsa. Kinuha ito sa kanya ng isa sa mga rebelde at napagtanto nitong sulat kamay ngayon ng commander. "Nasaan si Mang Damian?" tanong ng isa sa mga rebelde. Agad namang sinabi ni Mando na wala na ang matanda. Iginapos si Mando ng mga rebelde at nilagay siya sa isang silid. Habang nandun siya ay bigla siyang nakarinig ng putukan. Sinubukan niyang tumayo upang sumilip sa bintana at nang magawa na niya ito, ay nakita niyang sinasalakay ng mga sundalo ang kuta ng mga rebelde. Sa isip-isip ni Mando, ginamit siya ng mga kapwa niya sundalo para matunto ng kinaroroonan ng mga rebelde. Maya-maya ay pumasok ang isa sa mga rebelde at kinalagan siya sa pagkakagapos. "Kung totoong sinasabi ni Commander Damian, pakiusap tulungan mo kami." Pagmamakaawa ng isang rebelde. Inabutan siya nito ng isang barel, ngunit hindi niya ito tinanggap. Sa halip ay dumampot siya ng dalawang pirasong sinibak na sanga ng puno at nagwika ng "Hindi ko kailangan ng barel. Ayoko nang may mawala pang buhay sa kamay ko." Wika ni Mando sabay lakad papalabas ng kubo. Inutusan niya ang ilang kalalakihang makipagbarilan na umatras
at iligtas ang mga kababaihan at mga batang nasa kuta. Na agad naman nilang ginawa. Sinugod ni Mando ang kinaroroonan ng mga sundalo habang nagdarasal. Ama, alam kong may dahilan kung bakit ako may taglay na kakaibang kapangyarihan. Alam ko ding ipinagkaloob mo ito sa akin. Hayaan mong tuparin ko ang nakaatang natungkulin sa akin at patnubayan nawa niyo ako. Matapos niyang magdasal, ay nag-angat siya ng tingin sabay takbo papunta sa kinaroroonan ng mga sundalo at isa-isa niya itong pinagpapapalo. Pinagbababaril din siya ng mga ito ngunit talagang walang epekto ang bala sa katawan ni Mando. Hanggang sa halos maubos na niya ang mga kalaban. Ang natitira na lang ay ang opisyal. Lumabas ito sa pinagtataguan at bumunot ng kutsilyo sabay wika ng... Alam ko ang kahinaan ng kakayahan mo, bata. Minsan ko na itong nalusutan. Kaya kung inakala mong malalampasan mo ko ay nagkakamali ka. Walang kaalam-alam si Mando sa mga kahinaan ng kanyang taglay na kakayahan. Gawa nang noon niya lang din ito natuklasan. Gamit ang kutsilyo ay inundayan siya ng saksak ng opisyal. Ngunit napakabilis ng kilos ni Mando na tila ba napakabagal ng pag-atake ng kanyang kalaban. Nagagawa niya ding makaganti ng palo dito hanggang sa tinamaan niya sa braso ng talim ng punyal at laking gulat niya nang masugatan niya ito. Ano bata? Bakit parang nagulat ka? Tinablang ka ng kutsilyo. Huwag kang magtaka dahil ang punyal na ito ay pagmamay-ari ng tatay mo. Napakatanga nga lang niya dahil ibinigay niya ito sa akin. Ngayon, itong punyal na ito ang siyang papatay sa'yo. Wika ng opisyal, sabay saksak kay Mando. Ngunit nagawa itong sanggain ng binata. Hinawakan niya ang kamay ng opisyal at nagawa nitong maagaw ang punyal. Itinapo niya ito sa malayo, sabay suntok sa kalaban. Agad naman itong nawala ng malay. At matapos ang labanan yon, agad na ding umalis si Mando sa lugar. Simula ng araw na yon, hindi na siya bumalik pa sa kapatagan. Paminsan-minsan ay kinakausap niya ang kanyang mga magulang. At sa paglipas pa ng napakaraming taon, wala nang naging balita kay Mando. May sabi-sabing sumapi na ito sa mga rebelde. At marami namang nagsasabing lumuwas ito ng Maynila para mamuhay ng payapa. Ang kasaysayang ito ay isang patunay na may mga tao talagang biniyayaan ng Panginoon ng kakaibang kakayahan, katulad na lamang ng tinaglay ni Mando na isang mahiwagang baluti. Okay, grabe, sobrang angas ni Mando, no? Yun nga lang, hindi niya alam kung ano yung taglay niya. Pero kasi alam niyo ba, may mga ganyan talaga ng klase ng tao na pag yung kapapanganak pa lang, bubudburan na. Parang pagkain, no? Parang bibigyan na siya ng dasal, kabal, o kung ano man na gusto nung magulang na gumana sa kanya o sa lolo niya tapos gusto niya nang ipamana sa anak niya, sa susunod na lahi nila. Pero mostly ginagawa yan sa mga lalaking panganay. So kayo, hindi nyo alam kung panganay kayo, baka meron kayong ganitong klase ng tangan. Maganda lang kayo Mando kasi nasubukan niya. Pero yung mga panganay dyan na lalaki, baka naman meron kayo. Pa-comment naman sa baba para may idea kami. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.